Hello mga karusas! Nandito uli tayo ngayon sa kusina. Samahan niyo ako, magluluto tayo ng hamor kabsa. Una nating gawin, maglagay tayo ng kunting mantika. Lagay na natin ang onion. Hanggang maglambot ang onion na medyo brown. Ayan, medyo brown ang onion. Pwede na natin ilagay ang garlic at saka ginger na dinikdik. Bango. Lagay tayo ng kunting turmeric. Ayan. Kunting black pepper. Saka itong mixed spices. Itong mixed spices, nandito na lahat. Nandito ang durog na cinnamon stick, may bay leaves na ito. Lahat nandito na. Kailangan natin i-fry para mabango. Ilagay natin ang kalahati na mixed coriander at saka dill leaves. Ayan, kalahati lang. Para ilagay na natin ang isda. Pwede na natin ilagay ang malinis na isda na Prisco Hamor. Ayan. Unahin natin ang ulo. Yung lahat-lahat sabay na. Ayan. Lagyan natin sa ibabaw. Hati-hati. Lagyan uli natin ng coriander leaves. Coriander leaves at saka dill leaves. Isunod natin ang kamatis. Itong kamatis natin, binabad ito sa mainit na tubig para matanggal yung mga skin niya, mga balat. So, skinless na ito na kamatis. Takpan muna natin, balikan natin maya. Ito na, nilagyan na natin ng black lemon at saka yung kamatis. Maya kunti, baliktarin natin. Siyempre huwag kalimutan ang asin. So, sa mahinang apoy, takpan natin. Ayan, pwede na natin baliktarin. Masarap ito na isda, mga karosas. Napakasarap na isda ito. So, kailangan dahan-dahan pagbaliktad.
Lalo na pagawin mong kamsa, napakasarap. Ayan, yung black pepper, nasa sulok, nasa ulo. Ayan. Ayan. So, ilagay na natin lahat ang natirang coriander leaves at saka dill. So, takpan lang natin. Believe me, mga karosas, napakasarap itong isda na to. Super sarap sa kamsa. Nakatry din ako nito ng sweet and sour, yung parang iskabitsi. Ang sarap-sarap din. Basta ganitong klaseng isda, ang sarap talaga. Bango. So, magdagdag tayo ng kunting asin. So, ito ang luto ni Karosas ngayon. Ganito lang araw-araw ang buhay ng isang OFW. Walang ibang ginagawa, kundi paulit-ulit ang trabaho. Ganyan lang, matagal ako dito, nag-enjoy na lang ako sa trabaho ko. Itong trabaho ko, ginawa ko araw-araw, parang kasama na sa buhay ko. Kasi pag walang trabaho, para din ako nanghihina. Parang sanay na sanay ako sa trabaho. Noon ang bakasyon ako ng Pilipinas, noon pa matagal, wala akong trabaho. Para lang din, para akong nakatulala. So, mas maganda may trabaho, parang nalipang din ako. Parang kasama na sa pagtanda ko itong trabaho ko. Ayan, maya kunti, lagyan natin ng kunting tomato paste. So, kunti lang yung ilagay natin. So, ito may kunting tomato paste, kalahati ito. So, ilagay natin ito sa tubig. Hindi natin lagyan ng marami kasi mawala ang lasa sa isda. Ayan, isang baso ito. So, ang bigas natin is 2 baso. Ang tubig din, ang isabaw natin dito is 2 baso din. Eh, malaki itong isda. Eh, pakuluan ko pa ito. So, gawin natin ang sabaw niya 2.5. Para hindi malanta yung bigas. 1:1 ang sukat ko pag magluto ako ng kapsa. So, 2 na pala kakalahati. Kuluan natin yan. Ayan, balikan natin yan mamaya. Ayan, luto na yung isda, mga karosas. Ilipat natin ito sa kabila na burner. Ilipat natin sa kabila. Tapos ilagay natin ibang kaserol para sa bigas. Ihiwalay ko, mga karosas, ang isda at saka bigas, kapsa, kasi para hindi madurog yung isda. So, ilagay muna natin ang bigas bago lagyan ng tubig. Ang ilagay nating tubig dito is ang sabaw sa kapsa sa hamor. Ayan. So, ibuhos lang natin.
tubig kailangan natin. Sandali lang. Parang nagpakak yung sabaw sa isda. Kailangan natin tanggalin. Punasan. Kasi mga amoy sunog ang loto. Mga amoy sabaw yung kusina. Mga amoy sunog sa isda. Ayan. Ihalo muna natin. So, ito, kulang pa ito ng tubig. Dagdagan natin punti ng sabaw dito sa hamor. Ayan, ito na. Ito doon nakasalang sa kabila. So, kukuha tayo pag kunti ng sabaw. Transfer natin dito. Yung bigas natin, nakababad na yan ng isang oras. Isang oras kasi ano, pabsa. Para madali maluto yung kanin. Sarap. Ang bango-bango. So, ito. Para malutong-luto talaga. Hina lang ang apoy. Ito, palakasan natin ang apoy. Pag medyo kumulo na, pahinaan natin. Magdagdag lang tayo ng kunting asin. Kunti lang kasi pangit pag maalat. Ayan. So, kulo na. Pahinaan natin ang apoy para hindi masunog. Takpan natin within 30 minutes. Loto na ito.